Kampyon TV, kampyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magandang araw sa lahat, lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang. Ito ang inyong paaralang pang-telebisyong Wow na Wow sa Filipino. Ako si Teacher Mark. Masaya akong ipaalam sa inyo na ngayon matututuhan niyong gamitin ang pangalan sa pagsasalaysay ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari sa inyong paligid. Mga bata, hindi lingid sa inyong kaalaman ang malaking problemang hinaharap ng ating mundo ngayon. Tayo ay nahaharap sa pandemyang dala ng isang sakit at ito ay tinatawag nating Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang tanging hiling natin ay matapos na ang pandemyang ito. Ngunit hindi yun ganun kadali. Kaya huwag nating kalimutang magdasal sa Panginoon na maging maayos ng lahat sa lalong madaling panahon. At para panandali ang makalimutan natin ang problemang ito, halina't pumunta muna tayo sa mundo ng Mahika. Sino sa inyong gustong sumama? Aba, maraming gustong sumama. Kaya, tara na! Sa paglalakad nila Teacher Mark, Maya at Mario, nakasalubong nila ang isang diwata. Ano ang pakay ninyo sa mundo ko? Paumanhin po, mahal na diwata. Nais lamang naming mamasyal sa napakaganda niyong kaharian. Aha! Gusto pala ninyong pumasok sa mundo ng Mahika? Pero, bago kayo makapasok, may mga pagsubok muna kayong dapat malampasan. Tingnan ang mga sumusunod. Piliin at kulayan ng gustong kulay ang pangalang hindi napabilang sa pangkat. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo para gawin ito. Halina't ating simulan! Tapos na ba kayo? Magaling! Halina't ating iwasto. Sa hanay ng tao, kukulayan ang salitang piyesta. Sa hanay ng hayop, kukulayan ang salitang palauti. Sa hanay ng bagay, kukulayan ang salitang ahas. Sa hanay ng lugar, kukulayan ang salitang bayabas. At sa hanay naman ng pangyayari, kukulayan ang salitang bahay. Magaling! Nakapasa na kayo sa aking mga pagsubok. Halina at pasukin natin ang mundo ng Mahika. Yay! Nakapasok na tayo sa mundo ng Mahika! Napakaganda ng lugar na ito. Malawak at punong-puno pa ng mga tanawin. O mga bata, kilalanin ang iyong makikita at gamitin sa pangungusap ang mga pangalang ito. Opo, sir! Oh! Ano yun? Iyon ay trono. Tama! Iyon ay trono. Ngalan ng bagay. Ano ba ang trono? Ang trono ay upuan ng hari at reyna. Ang galing naman! Ano pa ang inyong nakikita? Hari pa po, sir! Tumpak! Siya ay si Haring Lucas. Ngalan ng tao. Ano ang masasabi mo kay Haring Lucas? Si Haring Lucas ang namumuno ng kaharian. May tama ka, Maya. Naku po, may leon. Di po ba, sir? Ang leon ay pangalan ng hayop? Tama. Ang leon ay pangalan ng hayop. Ano ang masasabi mo sa leon? Ang leon ay isang mabangis na hayop. Tumpak!
Nakuha mo ang tamang sagot. Tuloy kayo sa aming hardin. Hardin? Hardin pa po, sir. Pangalan ng lugar. Tumpak! Hardin! Ano ang masasabi mo sa hardin? Ang hardin ay lugar na may maraming bulaklak. Mahal na diwata, ano po ang kasiyahang nagaganap dito sa inyong hardin? Ngayon ay kaarawan ng aming mahal na reyna. Halika kayo at sumali sa aming salo-salo. Maraming salamat po, mahal na diwata. Naku mga bata, anong oras na? Tayo na at magpaalam. Maraming salamat po, mahal na diwata. At magpapaalam na kami. Bye-bye! Mga bata, nasiyahan ba kayo sa aming paglalakbay? Ating balikan ang mga nakita ni Maya at Mario. Ano-ano ang mga iyon? Ang mga nakita ni Maya at Mario ay trono, Haring Lucas, Leon, Hardin, at kaarawan. Ano ang napansin nyo sa mga salitang inyong nabanggit? Ang mga salitang iyong nabanggit na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay tinatawag na pangalan. Ang pangalan ay may dalawang uri. Ito ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Uulitin ko, ang pangalan ay tawag sa salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang dalawang uri ng pangalan ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Pantangi ang tawag sa pangalang tumutukoy sa tiyak o particular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Halimbawa, Sandra, Rafflesia, Philippine Eagle, Barangay San Pedro, at Binirayan Festival. Pambalana ang tawag sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Halimbawa, pulis, simbahan, papel, palatuntunan at pusa. Nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. Halimbawa, si Nena ay nagwawalis. Ang libro ay makapal. Presko ang hangin sa Nayon. Madali lang ang ating aralin, di ba? Ngayon, maghanda na tayo sa pagsagot ng susunod na mga gawain sa pahina ng inyong worksheets sa bahaging isagawa. At para gabayan kayo, narito si Teacher Jerry Rose. Magandang buhay mga mag-aaral! Kamusta kayo? Ako si Teacher Jenny Rose. Babasahin ko ang panuto at sundan sa inyong worksheet. Gamitin ang sumusunod na larawan upang makasulat ng isang pangungusap. Una, ano ang masasabi mo sa hugis ng bola? Uulitin ko. Una, ano ang masasabi mo sa hugis ng bola? Ang bola ay bilog. Pangalawa, ano ang gamit ng lapis? Uulitin ko. Ano ang gamit ng lapis? Ang lapis ay gamit sa pagsusulat. Ang lapis ay gamit sa pagsusulat. Pangatlo, ano ang ginagawa sa ospital? Uulitin ko. Pangatlo, ano ang ginagawa sa ospital? Sa ospital ginagamot ang mga may sakit. Pang-apat, ano ang ginagawa ng pulis? Uulitin ko. Pang-apat, ano ang ginagawa ng pulis?
ay nanghuhuli ng mga masasamang tao. Ilan ang nakuha mong score? Ang galing naman! Ngayon, narito muli si Sir Mark! Dahil marami kayong nakuwang tamang sagot, maghanda na kayo para sa ating pagsusulit. Kunin ang inyong worksheets. Gumamit ng tamang pangalan upang mabuo ang diwa ng pangungusap nagsasalaysay tungkol sa tao, lugar at bagay sa paligid. Hanapin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa linya. Una, ang ating puwang ay nangangailangan ng mga taong mangangalaga at magmamalasakit. Tahanan ito ng lahat, kaya dapat lamang mapangalagaan. Uulitin ko. Una, ang ating puwang ay nangangailangan ng mga taong mangangalaga at magmamalasakit. Tahanan ito ng lahat, kaya dapat lamang mapangalagaan. Ang tamang sagot ay mundo. Pangalawa, ang bawat puwang ay dapat tumulong para ito ay mapag-ingatan. Uulitin ko. Pangalawa, ang bawat puwang ay dapat tumulong para ito ay mapag-ingatan. Ang tamang sagot ay tao. Pangatlo, kapag inayos natin ang kapaligiran, ay matutulungan din natin ang mga puwang at halaman sa ating paligid. Uulitin ko. Pangatlo, kapag inayos natin ang kapaligiran, ay matutulungan din natin ang mga puwang at halaman sa ating paligid. Ang tamang sagot ay hayop. Pang-apat, magtanim tayo ng mga puno at puwang para gumanda ang ating kapaligiran. Uulitin ko. Pang-apat, magtanim tayo ng mga puno at puwang para gumanda ang ating kapaligiran. Ang tamang sagot ay halaman. Bilangin natin ang nakuha niyong score. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Ayos! At iyong naunawaan ang ating aralin ngayon. Alam kong handa na kayo sa pagsagot ng iba pang bahagi ng worksheets na hindi pa nasagutan. Mga bata, para sa inyong karagdagang gawain, magpatulong sa mga magulang o sino mang maaring gumabay sa inyong pagsagot ng inyong worksheets. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Sir Mark na nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi natin tungo sa masaganang bukas. Ito ang inyong paaralang pang-telebisyong Wow na Wow sa Filipino. Hanggang sa muli, paalam! Kampyon TV, kampyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.